kapupulutan natin ng aral. Para makapagtapos ng kolehiyo, nag-self-supporting si Mang Ramon, nagtrabaho bilang isang janitor. So galing ka sa pagiging janitor. Opo, ma'am. Kayo din ay ipinanganak sa hirap ba? Opo, laking San Isidro Nueva Ecija po ako. Tatay ko po ay magsasaka. Okay. At ang nanay ko ay siya namang namamahala sa bahay. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Ako po ang panganay sa apat na magkakapatid. Okay. So parang nailagay sa'yo yung responsibilidad din. Opo. Para makatulong ka. Tama po yan. Mm-hmm. Nung nag-aaral po ako, pagkatapos ng klase, kailangan kong umuwi ng bahay para tulungan ko yung aking nanay at tatay sa pag-aalaga ng mga alaga naming hayop sa bahay. Ayun, okay. At kailan nagsimula ang mga pangarap mo? Ano ang klase ba ng buhay ninyong dati? Hindi kayo nakakakain ng tatlong beses isang araw? Ano ba ang mga drama ng buhay ninyo dati? Makakakain naman po ng tatlong beses ang araw. Masipag po ang aking mga magulang. Okay. Tatay, lahat ng klase ng trabaho, kahit hindi siya nakapag-aral, pinapasukan niya. Ay, ang galing naman ng tatay mo. Kaya no? Maganda siyang halimbawa dahil talagang pinagsumikapan niya na maitaguyo yung aming pamumuhay. Oo. Kaya lang, alam niyo, yung aming pong lugar sa Nueva Ecija, noong araw, talagang malayo at mahirap ang kabuhayan. At ang kuno nun eh, ang kinabubuhay nun, kung ano-ano ang trabaho pinapasok ng tatay ko. So talagang... Nakapag-aral ba siya? Hindi po nakapag-aral kasi siya rin po ang panganay na lalaki sa magkakapatid. Kaya ang una niyang, pagkatapos niya mag-aral ng grade 1, grade 2, hindi na siya natuloy mag-aral. Naku, buhay pa ba tatay mo? Namatay na po. Pero bayani ang tatay mo, ha? Kwento talaga yan ng marami sa mga kababayan nating hindi nakakapag... aral, ano? Siyempre, kahit napakasipag at may diskarte sa buhay, hanggang doon na lamang kasi hindi nga nakapag-aral, kaya talaga mangyayari magsasaka ka, magkakarpintero ka, hindi ba? Kaya napaka-importante ng edukasyon, ano? Tama po. Yun po ang pananaw niya sa buhay. Kaya sabi niya, ako hindi nakapag-aral, kayo mga anak ko gusto makapag-aral. Okay. Para ang level ng buhay ninyo, mag-iiba kumpara doon sa amin. So, naidaos naman yung pag-aaral ninyo at least hanggang katapusan ng high school. Na po. Hanggang high school po, nakapag-aaral po ako doon sa probinsya. Yan, nung pagkatapos ng high school, lumabas na po ako ng Maynila kasi doon walang mag-aaral ka pero mahirapan ka rin dahil sa laki ng gagastusin. So, napag-usapan ko namin na lumabas ako dito sa Maynila para dito ako mag-aaral ng kolehiyo. Ayan, okay. So, pupunta kayo dito sa Maynila. Kaya ka napasok ng janitor. Opo. Kasi nung first year, medyo nakakasuporta pa sila sa akin. Ngayon, dahil nga may mga kapatid pa ako na sinusuportahan sila, kaya nakipag-usap ako sa kanya kung pwedeng lapitan namin yung isang kamag-anak namin na may magandang trabaho na baka pwede kong ipasok kahit na anong trabaho lang. Ayun, okay. So, janitor muna. Opo. Okay, saan nabuo yung pangarap mo na lumabas sa pagiging janitor at magnegosyo? Kailan yun? Kasi po, nag-janitor ako mga ilang buwan lang naman po yan. Hindi naman masyadong matagal. Oo. So, siguro kasi nakita mo walang patutunguhan. Opo. At saka medyo nakita naman nila, masipag naman ako at nag-aaral ako habang ako ay nagtatrabaho. Kasi ang maganda po doon, medyo mataas ang posisyon ng aking tiyuhin doon sa kumpanya. So, nabigyan niya ako ng oras doon sa pagiging janitor na pwede pa rin ako pumasok sa gabi sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa pag-aaral. Opo, anong tinapos mo? Kopan po ako. Commerce graduate po ako, major in accounting. Ayun. So, nung habang nagtatrabaho po ako doon sa kumpanya, yung isang vice president po doon, napansin niya na sabi niya, pwede ka namang lumipat na ibang trabaho. So, from janitor, nag-iba-ibang position po ako doon sa kumpanya. Okay. So, from janitor, naging clerk ako, naging timekeeper, naging warehouse man, hanggang sa, magtataka po siguro kayo. Okay. Ano ba si Mr. Ramon Cabig Santos ngayon, di ba? Alam po ninyo, si Mr. Ramon, si Mang Ramon, na yon ay hari ng paggawa ng mga rides sa perya. Halimbawa, yung mga dyan sa World of Fun, dyan sa Quantum, dyan sa G-Box Amusement, Tom's World Time Zone, dyan sa Star City, at maraming iba pa. Siya ang gumagawa nitong ito, pinapanood niyo yung mga sinasakyan ninyong Chubibo, yung sinasakyan, gumagawa rin kayo ng roller coaster. Opo, ma'am. Gumagawa rin sila ng roller coaster, yung ikinatutuwa ng lahat ng kabataan. Ayan, nanggaling sa hirap mula nang siya'y maliit. Ayan, naglalaro-laro sa
sa bukid. Mahilig ka na talaga. Bata ka pa lang. Mahilig ka na dyan sa pamamagitan. Nung bata po ako, ang laruan lang na pwedeng gawin doon, gawa sa lata. So, kasama ko yung isang kapatid yung lalaki. Kami gumagawa ng mga laruan na yan. Cute naman, nakakatuwa itong reenactment natin. Okay. Tsaka yung pangalap po na parang balang araw, gagawa din ako itong mga sasakyan ng mga laruan. Totoo. So, bata ka pa lang, marunong ka na ng ano. Anong tawag dyan? Magawa-gawa ho, maging may invento. Oo, ano, mga umaandar-andar na kung ano-ano, di ba? Pero ang naging kurso mo, malayo pa rin. Opo, dito sa ginagawa mong ito, di ba? Opo. Mechanical engineering yata dapat. Dapat ito, engineering eh. Kaya lang, yung nung time po na yun, yung commerce kasi yung kurso na madaling pasukan, na hindi masyado magastos, at tatama doon sa oras na ibinibigay sa akin ng kumpanya. Paano ka napunta sa paggawa ng mga rides? Nung medyo tumagatagal na po ako sa company, ito pong pizza, ito pinagtatrabaho ko, ay meron po kaming every Christmas, meron ko doon, may perya, doon sa isa sa mga activity nila pag Christmas. Doon po yun na nag-umpisa, tapos sa medyo nataas-taas na po ng posisyon, naging assistant manager na po tayo. Meron pong pinlalo yung may-ari na gawin siyang amusement park, yung business. Okay. So yung akin pong boss, yung si Mr. De Rosario, kami hong dalawa yung nag-aayos ng mga pamimili ng mga rides. So doon po ako, na-expose po ako doon sa mga suppliers ng mga rides sa ibang bansa. Kasi dito po sa atin, wala naman pong gumagawa during that time ng mga rides. So kami po yung inatasan ng company na pumunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang factory, para makita kung paano ginagawa itong mga rides. Sa ibang bansa? Apo, sa ibang bansa po. Eh, may kasama na rin kasi gusto ka rin ng boss mo. Apo. Hindi ba? Mm-hmm. Kasi halimbawa, loyal ka. Mm-hmm. Masipag ka, mayroon kang sarili mong diskarte, hindi ba? Apo. Kaya ka rin naatasan, kaya ka rin nagustuhan at ipinadala ka kung saan-saan, hindi ba? Okay, so ngayon naisip mo, bakit ba kailangan pa natin bumili? Eh pwede naman gumawa dito, ganun ba ang nangyari? Tama po, nung nagawa ko yung amusement park, nakita ko kung paano rin ginagawa sa mga factory. Sabi ko, pwede rin naman gawin dito sa Pilipinas. Nagkataon po na yun, sabi ko, pagkaraan ng ilang taon doon, medyo sa mga connection natin, mga contacts doon ako nakapulot ng ideas na po pwede namang gawin dito sa Pilipinas. Ayun, kailan ka nagsimula? Alin ang unang-una mong perya? Opo, noong 1996 po, nag-resign po ako doon sa trabaho ko. Mm-hmm. Kasi para po itayo itong kumpanya na ang programa namin noon ay magbenta lang po ng mga rides na galing sa abroad. Okay. Tapos nagkataon naman po na noong 1997, nagkaroon ng financial crisis dito sa Asia. So naapektuhan po ng gusto yung industriya. Mm-hmm. Kaya sa halip na mag-i-import kami, naisip akong magtayo na lang ng manufacturing facilities doon sa amin sa San Isidro na Baisiha. Sa Nueva Ecija ka rin nagsimula? Opo. Oh. So, ang muna ko pong ginawang ride, ito po yung mga maliliit na ride na hinuhulugan po siya ng mga coins. Oo. So, ito po yung mga nakita, mga iba-ibang kotse, iba-ibang animals na nakikita natin sa mga malls. So, yung nag-umisa muna kami sa maliit. Kasi, alam niyo naman o. Oo, yung mga akyat-baba lang, akyat-baba, merry-go-round, ganyan. Opo. Kasi, yung kwan po kasi noon, yung tiwala ng ating mga investors dito, yung mga may-ari ng mga malls o mga ibang facilities dito, recreational facilities, hindi pa ganun ang tiwala nila sa gawang Pinoy. Pag gawang Pinoy, sabi natin, basta-basta na lang, kumbaga, parang sorry to say, pero yung kalidad, totoo yan. Totoo yan. Opo. So ngayon, ikaw yung nagsisinsin. Opo. Ikaw yung nagsisigurado. Diyos ko, paano health mo? Hindi ka ba nakukonsume? Sa umpisa po, minsan, medyo kwan po, medyo masakit. Nung una, masakit sa ulo kasi nag-umpisa ka pa lang. Oo. Pero ngayon po, marami naman akong katulong na. So hindi naman ako nag-iisa na sa pamamahala. Nandiyan po yung aking asawa, nandiyan yung aking mga anak, yung aking mga kapatid. So it's parang family corporation mo yung nangyari. Naglakas loob ka din. Opo. Diba naglakas loob? Kasi yun ang napapansin ko sa lahat ng nakakausap natin, yung mayaman. Ano? May lakas ng loob. Opo. May lakas ng loob, pero dapat yung lakas ng loob na yun ay sinasamahan ng pag-aaral. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung negosyo na gusto mong pasukin, mapupunta rin sa wala ang pera mo. I think kaya mo pinasok yung paggawa ng amusement rides, walang gumagawa dito sa atin. Nakita mo yun, may market ka talaga. Tama po yan.
wala nga pong gumagawa dito ng ganong quality ng mga rides na makikukumpara natin sa mga ginagawa sa abroad. Kaya po, pinasukan ho natin yan ng, ang paggagawa nito para maumpisahan ho na yung kaya rin nating mga Pilipino na gumawa ng magagandang klase ng rides. Ayun. Para makakapagpasaya sa mga tao. So ngayon, nakakapag... Uy, gumagawa ka pa pala ng tren. Oh, ang ganda, oh. So, ito nga, ilan ngayon ang nagawan mo na ng mga amusement park? Ang dami na. Halos lahat po naman sa iyo ng pag-iumpisa natin. Napagtiwalaan po tayo ng mga malalaking kumpanya. Oo. Kaya yung mga bago-bago pong nagsiset up ng mga ganitong pasilidad, eh, tinitingnan nila kung sino yung may gawa ng mga machine nila doon. Safe naman, safe ang mga ginagawa mo. Ay, opo. Kasi ang lagi ko kung paano ito nandyan eh, yung anak ko ang nakasakay doon sa ride na ginagawa ko. So okay. kung hindi safe yan, eh hindi ko pa sasakyan sa anak ko. Kaya yung quality po niyan, sinisigurado po namin, tinatayo doon sa factory, tapos tinetesting mo na mabuti na bago i-deliver sa customer. Ayun. Yun ang nakikita natin, Samuel, ano? Sa lahat ng mga nakakausap natin, may pangarap na umasenso. Kasi yung mga iba, syempre, janitor na hanggang matanda, hindi ba? Edukasyon, importante. Diba? May pangarap ka. Mm-hmm. Tapos magaling humawak ng pera. Mm-hmm. Pagkatapos pinag-aaralan ng negosyo at lakas ng loob. Hindi ba? Kasama na rin ang Diyos doon. Ay, opo. Oo, magkasalin siguro naman kayo. Ano? Opo. Yun ang amin pong kaming mag-asawa po. Ang patron po namin doon sa aming lugar, sa Barangay Santo Cristo, eh yung si Mahal po ang Santo Cristo na nakapako sa krus. Ay, gano'n. So, kaming mag-asawa, sabay kaming nagdadasal sa kanya. At yung mga pangarap na gusto namin marating o kung ano yung mga gusto namin ilapit sa kanya, nakakagaan po sa buhay namin paraw-araw. Tsaka ang ganda ng karma ng inyong negosyo kasi puro nakakapagpasaya. Sapa. Hindi ba, no? Sapa. Kumbaga, yung negosyo ninyo, yung produkto ninyo, sapa, walang uupo doon nang hindi nakangiti. Tama po. Hindi ba kaya magandang karma sa inyo? Ano? Sino namang mag-aakala? Oh, dating janitor ngayon. Wow! Congratulations sa'yo. At dahil sa iyong kwentong buhay, marami na naman ang nabigyan ng inspirasyon. Hindi mo, lata-lata lang dati. Ngayon, mga roller coaster na ang ginagawa mo. So, Mr. Ramon Cabig Santos, ano to? Westech Wi-Fi Witty? Wi-Fi. O, yan. Westech Wi-Fi Manufacturing. Maraming salamat sa'yo, ha? Maraming salamat. Thank you so much. Ang ganda na naman ang mga kwentong buhay.